Good day mga kaibigan, welcome back sa Blensky TV. Dito po tayo sa panibagong episode ng ating topic sa ating mga pag-aalaga ng rabbits. Ngayon sa video na ito mga kaibigan, ang ating itatopic ay mga halamang pwede at hindi pwedeng ipakain sa ating mga alagang rabbit. Kaya bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga new uploads video. Una mga kaibigan, mga halaman na pwedeng ipakain katulad ng mga damo. Ayan. Ito ay mga pwedeng unlimited or substitute sa ating mga pellets or feeds. Ang example nito mga kaibigan, yung super napier grass or yung patchong, red napier grass, dwarf napier grass, star grass, carabao grass, ghost grass or yung paragi sa tinawag, vetiver grass, paragrass, wheat grass, timothy at meadow. Yan po yung mga pwede natin gawing unlimited feed sa ating mga alagang rabbit. Pangalawa naman mga kaibigan, ito yung ating tinatawag nating banana leaves or dahon ng saging sa Tagalog. Then yung mulberry leaves. Yan, kinakain nila yung mga dahon nito at yung mga bunga naman. Pwede rin naman natin kainin yan. Tapos yung maramais. Kung nakakita na kayo ng maramais, yan. Para lang din siyang damo. Malilit na dahon siya. Tapos yung dahon ng sinigwelas, yun pwede rin po siyang ipakain sa ating mga rabbit. Ganun din po yung basil. Kasi sa basil naman mga kaibigan, kasi medyo may kamahalan to, bibilihin nyo pa sa mga supermarket kung wala kayong sariling pananim. Yan, damo talaga ang pinaka basic po talaga. Madaling kuhain, madaling makita sa tabi-tabi lang kasi yung damo. Yung mga pwede namang alternative pero in moderation lang siya. Hindi siya pwedeng pang unlimited. Katulad naman ng Madre de Agua. Itong Madre de Agua kaibigan, pwede natin siyang pang treat lang. Pwedeng gawin natin twice a week. Pero hindi siya pwedeng unlimited or everyday natin ipapakain sa ating mga alagang rabbit. Pero pwede naman din siya sa mga buntis or sa mga kapapanganak lang. Dahil yung Madre de Agua, dagdag siya sa gatas ng ating mga alagang rabbit katulad ng mga doe. Tapos yung kangkong naman, hindi naman siya totally pinagbabawal talaga. Pero kailangan kasi in-air dry natin siya at least one day. Yung tipong malilesen or medyo dry siya para hindi siya mag-cause ng diarrhea kasi medyo watery or mataas ang water content ng ating ng kangkong. Basta pag nag-harvest kayo ng kangkong, siguraduhin yung pagka-harvest nyo ngayon, bukas yun na ibibigay. Huwag nyo munang irerektang ipakain, lalo na sa mga kids, sa maliliit pa lang na rabbits. Yung sa mga hindi nakakaalam, yung mango leaves. Yan, pwede rin ipakain yan. Alternative siya, but not recommended as feed substitute. Pwede kayong kumuha. Siguro yung mga medyo malalambot pa na dahon. Yun ang magandang ipakain. Huwag yung masyado ng maedad o matatandang dahon na para hindi nila mahirap ngat-ngatin. Makibigan yung talbos ng kamote. Pwede rin siya kasi siyang mag-cause ng diarrhea kapag iaaraw-araw siya papakain. Lalo na kung hindi nyo muna in-air dry or pinapatuyo man lang yung dahon. Maganda, harvest ngayon, sa kanyo uli ipakain kinabukasan. Ganon din, pang-treat lang siya, huwag nyo siyang gagawing everyday feeds ng ating mga alagang rabbit. Kahit pang-treats lang sa isang linggo, dalawang beses nyo lang pakainin. Gumagalo lang mga kaibigan para hindi lang sila magsawa sa mga damo, para kahit paano meron silang mga alam na or may mga iba't iba silang klase ng pagkain, hindi sila madaling magsawa sa isang damo lang or forage na pinapakain natin. Pwede rin yung mani-mani mga kaibigan. Tapos bamboo leaves mga kaibigan, pwede rin siya.
Kasi ang bamboo leaves, isa rin siyang ang part na grass family. Kasi ang bamboo leaves ay high calcium content, yan ang bamboo leaves. Tapos sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung itsura ng azolla, tama yung pronunciation ko. Maganda rin siyang ipakain sa ating mga alagang rabbit kasi high protein siya. Make sure lang na air dry ito kasi galing to sa tubig eh. Kumbaga nakababad siya sa tubig. Pero maganda siyang ihalo din sa mga pellets natin. Tapos yung sayote leaves, yun, pwede rin yung dahon niya mga kaibigan. Dahon ng kamyas, yan, pwede rin. Lubi-lubi. Basta lahat ng ito mga kaibigan, harvest ngayon at sa kanyo ibibigay kinabukasan. Next naman mga kaibigan, yung mga pwede pero tikim lang or treats lang. Pang treats lang natin. Katulad ng carrots. So actually, pwede rin naman siya pero sobra kasing tamis to. Saka hindi ito maganda sa kanilang mga ngipin. Kaya pag nagpakain tayo ng carrots mga kaibigan, inch slice lang, kundi kumbaga talagang kapiranggut lang. Huwag niyo masyadong dadamihan. Tapos yung apple, ito pampagana kasing kumain ito mga kaibigan dahil ang apple ay may taglay din itong vitamina. Basta pag nagpakain ito ang kayo dito, huwag masyadong madami. Yung tama lang at saktuhan lang, mga inch slice lang ang inyong ibibigay sa kanila. At sa mga bulaklak naman or sunflowers, marigold, sunflower, dandelion, nasturtium. Kaso mahirap hanapin itong mga to. Yung sa banana naman, yung mismong bunga, pwede rin siya kaibigan, mga kaibigan. Pwede rin ipakain yun. Yung banana. Basta inch slice din siya. Pang treats lang talaga. Para hindi naman sila maumay sa mga forage lang ang pinapakain natin. Maganda kahit sa isang linggo, mag-set tayo ng araw na bibigyan natin sila ng mga pang treats. Mapa-meat man yan or mapa-fancy, gawin lang natin itong practice sa kanila. Okay, sige, sa ano naman tayo, pineapple juice. Maganda to sa mga bloated mga kaibigan. Pati dahon ng langka, pwede rin pala sa kanila to mga kaibigan. Pandan leaves, yan. Ang pandan leaves naman mga kaibigan, pwede everyday pero small amount lang. Like 2 leaves per body lang siya. Huwag hindi siya katulad ng damo na sasalpakan niya ng masyadong madami. Sige. Romaine lettuce. Yun, basta make sure lang natin pag nagpakain tayo ng romaine lettuce, air dry lang din. Pang-treat lang din natin sa kanila. Sanayin na pag pinakain sila ng mga lettuce is yung mabasa-basa pa. O yung galing pa sa palengke. Actually, pag galing sa palengke kasi hindi natin sure kung makakabuti sa kanito dahil baka may mga spray ito eh. Kasama sa ating mga alagang rabbit. Next naman natin mga kaibigan yung mga herbal or alternative precautionary medicine para sa ating mga alagang rabbit. Pwedeng ipakain na nakakagamot. Katulad ng oregano, yan, para sa sipon ng ating mga alagang rabbit. Kamito leaves kapag nagda-diarrhea. Tapos yung banana, latundan naman, pang diarrhea din yun. Para, kaso nga lang, pang ano lang siya, inch slice lang. Banana latundan yung ito yung bunga, hindi yung mismong dahon ng banana leaves. Malunggay leaves for lactating sa ating mga doe. Magandang ipakain sa ating mga alagang rabbit. Tapos yung mga stem naman, para ma-trim yung mga teeth ng ating alagang rabbit, nakakatulong yun. Hindi lang yung dahon mismo, pati yung mga stem ng malunggay. Sa sunflower seeds naman, for back fertility naman to, magandang ipakain to, lalo sa ating mga back, para mag-increase yung mga fertility rate ng ating mga alagang back na rabbit. Then, sa pineapple chunk, yun nga sabi ko sa inyo, pampasigla, pampagana kumain din. Yung juice naman pala, yung para sa diarrhea or sa bloated, yung chunk yung pampagana kumain sa kanila. Yung tanglad or lemongrass, mag-iingat lang tayo pag binibigay natin to sa mga alagang rabbit. Yun nga sabi ko nga sa inyo kanina, is
small amount lang, huwag natin ibibigay ng sobrang dami. Kasi ang tanglad or lemongrass, high in calcium siya. Pwede subukan sa mga lactating dough. Pero i-observe lang natin ang mga poop at pee ng ating mga alagang rabbits. Ito naman yung mga halaman na hindi pwedeng ipakain pero nakakagamot. Kumbaga pang external application lang siya. Yung Madrid cacao, kung mayroon kayong mga pananim ng Madrid cacao or cacao kawate, para sa mga sugat o katikatito, katulad ng mga manggi or mange, galis, kumbaga, sa mga rabbit natin. Tapos yung, ito nga, yung mga hindi pwede, cabbage, repolyo, kasi wala itong mga nutritional benefits eh, magkakos lang ito ng mga bloat. Yung potato or yung patatas, high in carbohydrate siya. Alam naman natin mga kaibigan ng patatas is hindi talaga siya pa pwede. Dahil pag matas-matas ang carbohydrates, hindi naman para sa, recommended sa ating mga alagang rabbit. Ang tomato or kamatis, mabuto. Kaya sabi ko sa inyo, hindi pwedeng makakain ng ating mga alagang rabbit ng mga mabubuto. Yan. Baka ikamatay nila yan dahil maliliit lang ang bituka nila saka magkakos din sa kanila to ng bloat. Tapos yung Madrid cacao kasi kaya hindi rin siya pwedeng ipakain kasi toxic to sa kanila eh. Yan, pati yung hagonoy, kung alam niyo yung halaman ng hagonoy, pati yung avocado leaves. Yan, hindi rin pwede sa kanila yan. Kaya ingatan natin na huwag mo ipakain ng mga hindi recommended na halaman para sa ating mga rabbit. Kasi ang avocado contains siya ng toxic principle. Nagkakos din siya ng respiratory distress, congestion, fluid accumulation sa kanilang puso at pwede itong ikamatay ng mga alagating rabbit. Ang cacao naman mga kaibigan, ang main ingredient talaga ng cacao o cocoa ay kasi ito ay chocolate, sobrang tamis to, hindi rin pwede sa kanila yung ganito eh. Kaya hindi rin silang pwede pakainin. Kasi ang mga rabbit talaga, mga herbivores, yan, sorry, bulol lang. Hindi sila pwede pakainin ng kung ano-ano lang. Na ibang katulad ng iba nating mga alagang pets. Yan. More on forage lang hindi sila, pellets. Yan. Doon lang sila nag-i-stick. Ang daw ng kamote or sweet potato kasi tataglay rin siya ng mataas na carbohydrates. Kaya iniwasan din ng maraming pagpapakain nito. Ito naman yung mga pwede but not recommended. Pwede sana pero not recommended. Pansit-pansitan, pwede kong malinis. Pero it's also a favorite shelter of many insect. We do not recommend this. Kasi maraming pwedeng bahayan ito ng mga insekto. Pero sa ibang breeders, meron din silang mga bad experience sa pagpapakain nito. Ipil-ipil. Totoong pwede siya, kaso toxic ito mga kaibigan kapag nasusobrahan. Ang ipil-ipil talaga is nag-a-abort deficient ito. Pwede mag-abortion sa ating mga alagang rabbit, lalo sa mga buntis. Kaya iniingatan natin na huwag makunan ang ating mga doe. Lalo na kapag napapakain tayo ng mga halaman na hindi natin alam kung makakatulong ba to sa kanila. Nagpapakita naman to ng mga beneficial pero pag under 40% of their diet lang ang consumption. Pag sa 40% biyan, nakaka-affected to ng decrease the fertility of male rabbits. No mention was made about affecting the females, but it's also good to know this new info from your French rabbit expert that there is a risk of abortion babies for females fed with ipil-ipil. Yung pangatlo is yung ginikan rice straw. Yung issue is chemical spray pero once na na-harvest na ito or yung rice grains for human consumption nawawala or hindi gaano nakaka-apekto. Marami ako nakikita na nagpapakain nito pero mababa yata ang CF nito. Corn husk, yung pang-apat natin, is masyadong maraming hibla. Ang risk nito is pwede sumingit sa ngipin ng rabbit at maging sanhi ng tooth decay. Okay mga kaibigan, ito po yung ating mga info para sa
mga halaman o mga halaman na pwedeng ipakain at hindi mga pwedeng ipakain sa ating mga alagang rabbit. Sana meron tayong share sa inyo ng malaking tulong at meron kayong natutunan sa ating mga topic ngayon about sa pagpapakain, lalo na po sa mga bago pa lang nag-aalaga at hindi pa masyadong maalam o knowledgeable sa mga pagpapakain ng ating mga alagang rabbits. So yun lang po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga kaibigan, bye bye, God bless.